mga kabayan, nandito naman po tayo sa may gitna ng ating Manila Bay. Dito po sa may Remedios. Tapat po ng Raja Sulaiman, which is nakikita po natin dito sa ating video na may nakatayong tent dito sa may Manila Bay, mga kabayan. So, pag may tent, ibig sabihin may ceremony or may kaganapan po na mangyayari dito sa Manila Bay. So, bukas daw po, araw ng Sabado, September 18, 2021, as early as maybe 5 or 6 a.m., meron pong magaganap na international or malawakang clean-up operation dito sa Maya, Manila Bay. Yan, so mga kabayan, nilalagay po nila yung mga sheets na yan doon sa loob ng barge. Lahat po ng sheets, geotextile sheets na yan, mga kabayan, itong mga block na nandito sa may buhangin. Ilalagay po lahat nila yan sa barge dahil yan po yung gagamiting ipapatong sa outfall sa may tubo. Yung mga HDPE pipe po, yan po yung ipapatong sa ibabaw niyan, mga kabayan, para hindi po gumalaw-galaw yung tubo pag dumating po yung isang malaking bagyo or yung panahon po ng tag-ulan, mga kabayan. Medyo mabigat po yung textile na yan, mga kabayan, kaya po kailangan po ng mga heavy equipments para po i-transfer from dito sa may labas papunta po sa may barge po. So, madami-dami po yung geotextile sheet na yan, mga kabayan, dahil medyo mahaba po yung papatungan nila na HDPE pipe, which is located po sa may Estero de Abad, malapit po sa may yan. Morning once again, mga kabayan. Welcome back po muli sa aking YouTube channel, Jing No Boundary. So, for this time, 11 a.m. mga kabayan, bisitahin naman po natin ang south part ng ating Manila Bay, which is yung location nga po ng ating pipe dito sa may Estero de Abad, dito sa malapit po sa may yacht club, mga kabayan. So, mapapansin natin, malinis po yung ating kapaligiran dahil po kakatapos lang na i-maintain ng ating mga DPS itong lugar, mga kabayan, ng kahabaan po ng Manila Bay. Ayan, so magbibigay po tayo dito ng update. And before anything else, shout out po muli sa aking 20,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. And so makikita nyo po ang paligid dito sa area natin po, mga kabayan, na malinis. Ayan. Dahil everyday mini-maintain po nila ang area, mga kabayan. So kudos po sa lahat ng ating mga DPS, mga Manila Bay Warriors po, na nagpapanatili nga po sa kalinisan ng ating Manila Bay. So andyan pa rin po yung pipe na ginagawa po nila, na ini-install or dinudugtong po dito sa may Estero de Abad. Pero yung tubo po na idudugtong dito sa loob, papunta po dito sa may loob ng outfall, is andun pa po sa may phase 1 area. Yung nakikita po nating tubo doon, if ever na mag-update po tayo. So, lalagyan po ito ng bomba, of course, yung parang motor, para papaganahin po, mga kabayan, mga water range is diretso po doon sa malayang lugar, mga 400 meters away ng highway, mga kabayan. So ito po yung ginagawa dito sa may south part ngayon ng ating Manila Bay. And so far, medyo andito yung mga boats natin, mga boat ng ating mga fishermen. So siguro mamaya mag fish sila, mangingisda sila, mga kabayan. And for now, mga kabayan, parang low tide dito sa area ng yacht club area. Ayan, and bawal po tayong bumaba, sumampa, dahil ginagawa pa nga po itong area na to, mga kabayan, kaya bawal pong sumampa. Hanggang dito lang po tayo sa may seawall, mga kabayan. So lipat po tayo ng pwesto para po magbigay pa po ng ibang updates dito sa may Manila Bay, mga kabayan. So ayan, mga kabayan, nandito naman po tayo sa may Pedro Hill.
bago tayo mag outro, mga kabayan, no, bibigyan ko lang po kayo ng konting update po dito sa mga nangyayari dito sa may corner ng Pedro Hill, which is patuloy pa rin po nilang nilalagay yung mga geotextile sheets, yung mga black po, yung mga itim, mga kabayan, yung mga yan. Medyo mabibigat po kasi yung mga yan, mga kabayan, kaya kailangan po nila ng parang aparatos ba, kumbaga tulong ng mga malalaking heavy equipment natin para mailagay po yung mga sheets na yan doon sa may loob ng barge. Ayan, yan po yung barge. And then after po nilang mailagay lahat yung mga geotextile sheets po, pwede na pong lumipat yung barge po papunta doon sa may Estero de Abad para po doon na ilalagay or ipapatong yung mga geotextile sheets po sa ating outfall na ginagawa doon sa Maestero de Abad. So, ayan po yan, mga kabayan. Kaya, unti-unti, mga kabayan, nilalagay po nila yung mga geotextile na yan. Dahil andito po sila sa Mayal, may buhangin na part. So, ilalagay po lahat nila yung mga yan, mga kabayan. Medyo madami-dami pa. Ilalagay lahat nila yan, mga kabayan, sa loob ng barge. Bago po tuluyang lumipat itong barge na to doon sa Maestero de Abad. So ayan, mga kabayan, nandito naman po tayo sa may gitna ng ating Manila Bay, dito po sa may Remedios, tapat po ng Raja Sulaiman, which is nakikita po natin dito sa ating video na may nakatayong tent dito sa may Manila Bay, mga kabayan. So pag may tent, ibig sabihin may ceremony or may kaganapan po na mangyayari dito sa Manila Bay. So bukas daw po, araw ng Sabado, September 18, 2021, as early as maybe 5 or 6 a.m., meron pong magaganap na international or malawakang clean up operation dito sa may Manila Bay, mga kabayan, which is different government, different section of government ay makikidalo, and of course mga private sectors ang dadalo po, mga kabayan, para sa malawakang clean up operation dito sa Manila Bay. Ayan. So yung malawakang clean up operation po dito sa Manila Bay is a part of course ng ating Manila Bay Rehabilitation Program and of course Beach Nourishment Program po. So abangan natin bukas, stay tuned, at sana makahabol po ako and punta po ako ng Manila Bay bukas, mga kabayan, para po mag-update, para po masaksihan din po natin yung malawakang clean up operation po dito sa ating Manila Bay. So napakagandang tignan ang ating Manila Bay, mga kabayan, dahil nga po nakadagdag sa ganda niya yung mga fence. Yan. Niya, parang wala ka sa Manila, kumbaga. So ayan po, mga kabayan, that's it po muna for my update ngayong Friday afternoon dito sa may Manila Bay. Time check natin is 12:10 in the afternoon. Ayan, so stay tuned po sa mga videos ko dito sa Manila Bay. Once again, this is Jing No Boundaries. Thank you for watching, mga kabayan, and God bless us all.